Levy. Sa mga pagkakataon ito, kailangan na natin gumawa ng mga hakbang. Hihintay pa ba natin may masamang mangyari? Lalo na at baka madamay ang mga tao. Dito na ako. Oh, saan tayo mic nyo? May nangyari ba? Buko mo ng video. Bakit? Ano nangyayari ka, Ali? Kapag desisyon na ako, pupunta tayo sa Saladin ngayon. Ha? Saglit! Bakit? Nagugulan ako. Kahapon, nakausap namin si Lola Dina. May inamin siya sa amin. Ano? Kapatid niya si Reyna Imo. At miyembro siya noon ng konseyo. Ano? Paano nangyari yun? Mahabang salisayin. Basta si Lola Dina ay dating Reyna na si Inyon. Inyon? Ang naunang gabay diwa? Oo. Nagulat rin kami nung nalaman namin. Matagal na tayong binabantayan ni Lola Dina. Kaya pala. Kaya niya tayo inaalagaan. Ngayon, maliwanag na. Levy, anong plano mo? Magpupunta muna tayo kay Lola Dina. Kailangan natin ipalam sa kanya ang bawat takbang natin. Mabuti pa nga. Tayo na. Oo! Anong gagawin niyo? Pupunta kay Lola Dina. Ano pa ba? Eh, pwede na? Wala nang maraming tanong. Lola Dina! Dito na po kami! Oh! Pasok kayo! Nakarating ka na pala, Luigi! Opo, kanina na. Pagugulan nga po ako eh. Oh, bakit? Bago pa lahat. Naku, naku, hindi na ninyo kailangan gawin yan. Bakit ba kayo nabisita? Ano ang atin? Lola, pupunta po kami ng Saladin ngayon. Napagdesisyonan ko na po na kailangan po namin makausap ang konseyo. Gayon ba? Napunta lang po talaga kami dito dahil nais po namin magpaalam sa inyo. Sasama ako. Sasamahan ko kayo. Panahon na rin para magbalik ako sa Saladin. Salamat po, Lola Dina. Tayo na. Narito na tayo. Matagal na tayo hindi nakapunta rito. Naaalala ko noon, dito kami magkasama ni Sejong at ni Imma. Tayo na. Magtungo na tayo sa balwagan.
Simulan na natin ang ritual ng pagtawag sa konseho. Mungwan, nakita tayong muli. Oma, mama. Tinawag niyo po kayong ina. Feng Yun, Li Wei, Shi Min. Si Mungwan, siya ang aking pangalawang anak. Anak? Oo, at siya ang isa sa konseho ng Saladin. Mungwan, nagpunta kami rito para ipaalam sa iyo. May nararamdaman kaming hindi maganda itong mga nakaraang araw. Patid namin ito, ina. Kaya tama-tama ang pagpunta niyo rito. Ano pong ibig sabihin ng mga ito? Totoo inyong mga panaginip. May nagbabadyang panganib na paparating. Ngunit matagal lang walang kapangyarihan ang kabay na. Matapos ang huling digmaan. Si Johnson na lang ang natitirang maharlika sa kaverna. Kung may natitiraman siyang kapangyarihan, ay hindi ito sapat para ibangon ang kaverna. Huwag mong maliitin ang siklab ng damdamin, Li Wei. Kaya nitong gawin ang kahit na anong magtagumpay lang. Wala namin ito pipigilan. Napagpasyahan ang konseyo na makiramdam muna at manmanan muna ang mga taga-kaverna at iba yung pag-iingat ang kailangan sa mga hakbang nagagawin. Dahil hindi pa natin batid kung ano o sino ang ating kinakalaban. Masusunod po. O mama. Mungwan. Kayo na po ang bahala sa ating mga gabay buwa. Tulad ng ginawa niyo sa akin dati. Gabayan niyo rin po sila. Ngayon po nila kayo higit na kailangan. Nakakaasa ka, Mungwan. Thank you, Shimi, Iwi. Mas pag-aralan ninyo ang inyong mga kapangyarihan. Para mas maging handa kayo. Masusunod po. Maraming salamat, Mungwan. Hanggang sa muli nating pagkikitaan. Sige po, Tebi, mama. Bakit hindi mo sinabi sa akin inyon? Bakit inilihim mo sa akin na ikaw pala ang napiling gabay diwa? At ngayon, ikaw pa ang reyna? Hindi ko rin alam, Imwa. Si Ama ang nagpasya at ang konseho. Imposibleng hindi mo alam. Kaya ba lagi kang nagpapaturo sa akin ng kapangyarihan? Hindi. Kaya ba ganun ka kapursigidong matuto ng mahika? Dahil pinaghahandaan mo ito? Hindi. Nagpaturo ako sa iyo dahil alam kong ikaw ang maraming alam sa mahika. Hindi dahil sa magiging gabay diwa ako. Sinungaling, ginamit mo lang ako. Hindi, aking kapatid. Ako ang dapat na nasa posisyon mo. Sa matagal na panahon, mas pinatunayan ko sa ating ama ang kakayanan ko. Pero ikaw pa rin ang magaling sa paningin nila. Imma, hindi totoo yan. Hindi ko makakalimutan ang pagtatraidor na ito inyon. Imma, huwag kang magsalita ng ganyan. Tumahimik ka! Imma, saan ka pupunta? Hindi mo na dapat nalaman pa. Ito na ang huli nating pagkikita. Huwag mo akong iwan. Kung gusto mo, isusuko ko sa iyo ang aking katayuan. Hindi na kailangan. Dahil kayang-kaya kong bawiin ang lahat sa iyo. Hanggang sa muli, Chun-chun, Mama.
pinatay ng asawa mo si Sejong. Sukdo na ng kasamaan nyo. Wala akong kinalaman sa mga desisyon ng aking asawa. Kung tutuusin, kulang kaya nakabayaran sa pang-aagaw na ginawa mo sa akin. Wala akong inagaw sa'yo. Huwag kang magbulag-bulag ang inyo. Patid mo kung saan ako nang gagaling. Kapatid mo ako, Inma. Paano mo ito nagagawa sa sarili mong kapatid? Matagal ko nang kinalimutan na kapatid kita, Inyo. Matapos niyo mapatay si Juan Tego, ang aking anak. Dahil sa nais niya manggulo dito sa Saladin, kaya yun ang sinapit niya. Hindi sapat yun para salingin ninyo ang sarili mong pamangkin. Ngayon, alam mo na rin kung ano ang pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay. Patas na tayo. Napakasama mo. Huwag kang magmalinis. Mas marami kayong kasalanan sa akin. Hindi ko pa rin lubos maisip na nagkaroon ang Saladin ng isang walang buto at mahinang reyna. Huwag mo akong hamuni, Inwa. Hindi ako natatakot sa'yo, ngunit hindi pa ito ang panahon. Samunin natin pagkikita inyo. Sabi, Mama, ano pa nangyayari sa inyo? Wala ito. Huwag din niyo akong alalahanin. Bumalik na tayo sa ating. Debbie, Mama. Bakit po kayo nag-iisa rito? Kanina, ay may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag, ngunit nagbibigay sa akin ng isang agam-agam. Anong ibig yung sabihin, Mama? Naalala ko lang ang panahon nang sinasanay ako ng aking ama para maging isang sedyabin. Ibig pong sabihin, kay Abunin niyo natutunan ng inyong kapangyarihan? Oo, ngunit hindi na rin ito nagawa ng aking ama para sa aking anak. Kaya sinigurado ko na maipapasa ko sa aking anak ang aking mahika. Isang bagay na hindi ko nagawa kay Juan Tegun. Juan Tegun? Sino po siya? Siya ang panganay kong anak. Ngunit napatay siya dahil sa kakulangan ko bilang isang ina. Dahil hindi ko siya naturuan at nagabayan ng mabuti. Kaya naipangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat kay Yisun at sa kanyang anak. Kaya pala noon pa lang, tinuturoan na ni Yisun si Yongmin ng kapangyarihan. Para maging handa ito at hindi sapitin ang sinapit ng kanyang kapatid. Nasaan si Yongmin? Yongmin! Anak!
Tebi Mama, nawala si Yung Min. Asan po siya? Huwag kang mag-alala, Johnson. Hindi siya nawawala. Ano pong ibig niyo sabihin?